Ikaw ba ay may mga alagang spider plants? And gusto mo bang lumago or maging lush or maging bushy sila? Well, continue watching this vlog because I'll be sharing my tips para maging lush ang spider plants ninyo. But before that, if you are new to our channel, please do consider subscribing, mag-like and share na din kayo. And don't forget to hit the notification bell so that you'll be updated to our upcoming videos. So, para maging lush ang spider plants ninyo, kailangan na i-consider ninyo ang tatlong factors. First, fertilizer or pataba. Second, your watering techniques or watering schedule. And third, your planting technique and your soil mix. So, if you're interested, please keep on watching! Yung unang factor na kailangan nating i-consider is the fertilizer. So, yung fertilizer, as we all know, ay nagsisilbing pagkain ng ating mga plants. So, kailangan talaga nila ng fertilizer. And kung akong tatanungin, I don't use fertilizers na nabibili sa market for this kind of plant. But why? Because pag na-over-fertilize natin ang spider plant, masyadong marami yung nilagay natin na fertilizer that will result in brown leaf tips. Magkakaroon siya ng brown tips. So, anong nilalagay ko as fertilizer? Well, friends, yung nakikita nyo, yan yung ginagamit ko as fertilizer. Yes, yan po yung tinatawag na hugas bigas. Pero, bakit yan yung ginagamit ko as fertilizer? Ang hugas bigas or rice water is very well known as nourishing organic fertilizer. So, pataba po talaga ang hugas bigas. So, ano kaya ang meron sa hugas bigas or rice water para maging pataba siya? So, kung mapapansin ninyo, kapag tayo ay naghuhugas ng ating bigas, may naiiwan na may starches and minerals sa tubig. Tapos yung mga minerals na yon, meron siyang component na NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium na eto po yung mga kailangan ng plants para mag-grow or lumaki sila. And kung mapapansin nyo din, yung mga components niya na yan ay meron din sa mga fertilizers na nabibili natin sa market. Kaya, I would strongly recommend rice water or hugas bigas as an effective fertilizer para sa ating spider plant. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang factor. Number 2 is your watering technique or your watering schedule. So, paano ako magdilig? Paano yung technique ko na magdilig sa aking mga spider plants? So, ang ginagawa ko sa kanila ay binabasa ko talaga yung mga leaves and all. And, gaano ako kadalas magdilig sa kanila? So, dinidiligan ko sila every other day. Kasi alam nyo guys, napansin ko sa mga spider plants na to, gustong-gusto nila ng moist na soil. Pero make sure na fast draining din yung soil mix na gagamitin ninyo. And one thing more, I water them every other day kasi kapag hindi, magiging pale yung color nila at ayoko yung itsura nila na ganun. Just like yung nakikita ninyo, hindi ko sinunod yung watering schedule ko which is every other day. Kaya naging ganyan yung itsura nila, very pale looking. And ayoko yung ganyan na color ng aking mga spider plants. The third factor na kailangan nating i-consider is my planting technique or paano ko sila tinatanim plus soil mix. Bakit kailangan na i-consider natin to para maging lush or bushy ang ating mga spider plants? Actually, meron akong trick na gusto kong i-share sa inyo na isang planting technique para maging bushy, maging lush ang ating spider plant. Kailangan na hindi lang iisa ang itanim natin sa pot. Kailangan na damihan ninyo. So, like this one guys, oh.
madaming plants, spider plants ang nilagay dito, kaya lush looking siya. 'Di ba? Ang ganda kasing tignan na kapag lush yung spider plants natin. And sabi ko nga, hindi lang po iisa ang itanim natin sa pot, kailangan na madami. So just like this spider plants po na nilagay ko sila sa hanging pot. Yan, 'di ba? Madami akong nilagay in one pot. Just like this yung mga propagations natin. As in sinuksok ko sila sa iisang lang. My reason is, gusto ko kasi silang maging bushy and maging lush tignan paglaki. So ayan, pwede nyo yung gawin yan sa inyong mga spider plants para maging bushy and maging lush sila. And for my soil mix, sabi ko na dapat fast draining. And for that, I use a soil mix na merong composition ng carbonized rice hull and rice hull plus garden soil. So yan po yung composition ng aking soil mix. So bakit rice hull? Bakit ako gumagamit ng rice hull? Because rice hulls provide a dense source of carbon. Meron silang carbon content which when composted, pag na-compost yan, can increase the water and nutrient holding capacity of soil. And since fast draining siya, mas nagiging airy ang soil na kung saan mas madaling makapasok ang oxygen na kailangan ng plant. Kumbaga, mas nakakahinga ang ating spider plants kapag yung soil mix na ganito ang ating gagamitin. And one thing more, yung rice hull guys, yan din po yung nagsisilbing fertilizer ng ating mga spider plants. So, hindi lang po spider plants ang pwede nating i-apply ang rice hull. Pwede din natin i-apply yan sa ating mga ibang house plants, just like Armayana, Arcolius, Bougainvillea, or sa lahat ng ating mga house plants. So, pwedeng-pwede yung soil mix na yan. So, yan po guys, ang gusto kong i-share sa inyo na factors para maging lush or bushy ang ating mga spider plants. So, gusto ko lang i-summarize, kailangan natin ng fertilizer, kailangan natin sundin ang watering schedule natin, magkaroon ng watering technique, and also, kailangan natin ng planting technique, yung tricks na tinuro ko sa inyo plus our soil mix. So that's it guys for our vlog. Pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share and mag-comment. Ayan, and don't forget also to hit the notification bell para maging updated kayo sa aking upcoming videos. So goodbye guys, see you in our next vlog. Bye-bye and keep safe everyone.